Sabi ko po sa doktor, Doc, pag hindi po ba tinanggal ang kidney niya, ano pong mangyayari? 2 to 3 months, ikamamatay niya. Pero hindi ko po talaga napilit ang asawa ko na magpa-opera. Dahil sabi niya, kung magpapa-opera siya, titigil ang dialysis, magpapa-opera siya. Eh hindi po, pag inopera siya, for life din po ang kanyang dialysis. So hindi po siya pumayag. Dahil sa takot ko, dahil ang aking pong ama, ang kinamatay po ay dialysis din. So hindi ko po siya napilit. Nagsubok po kami ng mga herbal, pero hindi po nag-work sa kanya yung mga herbal na yun hanggang sa sobrang takot ko, hindi na po ako nakakapagturo, internet na lang po ako ng internet, nakita ko po yung video ni Sir Seno. So agad ko po siyang tinawagan. So hindi po niya ako pinansin. 2 months po talaga yun. Nag-start po ako, nag-message sa kanya, tinatawagan ko siya. Talagang totoo po yung sinabi ni Sir Seno na halos umiyak po ako sa kanya araw-araw pagkausap po siya sa telepono. May message. So, sa isang araw, ilang beses ko po siya mini-message. Nakita po kami January 2015. So, nag-start po siya ang asawa ko ng 2 bottles. Wow. After nung may inom niya po yung 2 bottles, ang laki po ng pinagbago ng asawa ko. Sabi niya sa akin, nibilo mo pa ako. So yung panahon po yun talagang down na po kami. Lahat po ng pinaghirapan niya sa abroad, sa kanya rin po napunta. Ang dami po pong loan, dahil po isa kong anak may sakit din. So talagang pikit mata po ako nag-loan ulit. Dahil sa teacher, marami pong naloloan. Para lang maibili ko po yung asawa ko. Hindi ko po inisip yung business. Inisip ko po talaga yung kagalingan ng asawa ko. So nag-package po ako ng instant. So yun po, after 10 months, inilabas po niya uti-uti yung kanya mga kidney stone. Talaga, minsan po masakit daw po, halos dumudugo yung ari niya. Sabi ko, ano to? Iabot niya. Sabi ko, ano yan? Inihi ko yan. Sabi ko. So inipong ko po yun. May picture po ako talaga nun. Inipong ko po yun nung mga time na May, June, daladala ko po lagi yung dito, pinapakita ko. So ngayon po, medyo nadurog na siya. Pero nasa Facebook ko po yun. So after 10 months po, nakatuloy-tuloy ng pag-inom ng intra, wala po yan si fiber, wala si nutria. Kasi yung po sinabi ni Sir Sen, no, totoo po yun, pag uminom siya ng nutria, pag tumaas po ang potassium niya, tapos yun po ang krea niya. So nung bagong nainom pa lang po siya ng intra, natakot po ako, agad po akong tumawag kay Sir Seno. Sir, yung dati niya 800 na kreya, nag-13, nag-1,300. Natakot po talaga ako, sabi ni Sir Seno, sige ma'am, tuloy-tuloy lang. So tuloy-tuloy po ako, pero kahit po mataas ang kreya niya, malakas siya. Malakas po talaga siya. Minsan, ang ginawa po niya, nag-i-skip po siya sa dialysis. Yung 3 beses sa 1 linggo, ginawa niya 2, hanggang sa nag-once a week, hanggang sa nag-twice a month, nag-once a month. Nagtaka yung doktor. Lagi po siyang hinahanap. Kahit po hindi advice ng doktor, siya na po ang nag-decide na mag-skip sa dialysis. So, nung nagpa-check up po kami, kasi nagagalit na po yung mga nurse, magpa-check up ka daw kay doktor. So pagbalik po namin kay doktor ng December 2, nagtaka siya dahil ang lakas po talaga ng asawa ko, nag-iba yung kulay niya, nag-normal. Nag-normal po yung hemoglobin niya, bumaba po yung potassium niya, yung mga sodium, halos mag-normal. Pero yung krea, andun pa rin po sa 6. Uti-uti na pong bumaba yung kanyang krea. Sabi ni doktor, tigilan natin lahat ang maintenance mo. Ano ba ang iniinom mo? Sabi ko, sir, Doc, meron po kaming herbal. Dala ko yung bote ng intra, pinakita po sa doktor. Sabi ko, sige, tuloy mo lang yan. Alisin na natin ang maintenance mo. Stop mo na rin ang dialysis mo. Ngayon po, mag-1 year na po siya hindi nagda-dialysis. At hindi lang po yung asawa ko, pati rin po yung anak ko na 8 taon na nag-suffer sa skin asthma na sobrang daming sugat na sumisibol sa katawan niya. Na-address din po ngayon, napakakinis na po ng anak ko. Ayun lang po at maraming salamat.